Hi! Today we're making espasso, so isa na naman ang paboritong kakanin ng mga Pilipino. So para sa mga nasa abroad dyan at miss na miss ng espasso, this is for you. This is a request from one of our friends sa Pinay Cooking Lessons. Ang mga ingredients natin for our espasso ay 2 and 1/3 cups ng powdered malagkit, 2 cups ng thick coconut cream, 1 cup ng thin coconut milk, 1 cup ng sugar, 1 teaspoon ng vanilla, and half a teaspoon ng salt. So, yan lang ang mga ingredients natin for our espasso. Procedure, unahin natin na i-toast yung ating malagkit. So, what I have here is a pan na mainit na, at ilalagay natin doon yung ating powdered malagkit. So, i-toast lang natin yung ating powdered malagkit hanggang maging brown siya. So, halo lang tayo ng halo para magpantay yung luto ng ating malagkit. Nagsisimula na mag-brown yung ating powdered malagkit. So, huwag yung titigilan ng halo kasi masusunog siya. Ngayon, intayin natin na mag-golden brown ito bago natin tanggalin sa apoy. So, halo lang ng halo. So, yung ating powdered malagkit dapat medyo brown siya or parang dirty white ang color niya. Ba't hindi sunog? So, titingnan nyo mabuti kasi baka masunog. Brown na yung ating powdered malagkit. Pwede na nating patayin yung apoy. Set aside muna natin to. So, para lutuin natin yung ating espasol, kailangan natin ng double boiler. So, ang double boiler, actually is dalawang pan na magkapatong. When you say that you're cooking using a double boiler, ang ibig sabihin nun, indirect yung heat na ginagamit mo para lutuin yung inyong pagkain. Kasi kapag gumagawa ng custards or sauces, or kapag nagme-melt ng chocolate, yun ang ginagamit, double boiler. So, yun din ang kailangan natin gamitin ngayon. So actually may nabibili talaga na double boiler, but since wala ako, mag-improvise na lang tayo. So what I have here is a pan, and then meron pa akong isang bowl na ilalagay sa ibabaw niya. Kasi indirect heat niya ang gagamitin natin. So bali parang steaming siya, pero pot din ang ilalagay natin sa ibabaw. Ang gagamitin natin sana na dutuan na ipapatong natin sa ibabaw is fitted dun sa ilalim natin para hindi mag-escape yung heat. Balik ganito mag-end up yung ating lutuan. So, I have here isang bowl or pot. And then, may pot pa ulit sa ilalim na merong nakalagay na water. Kung wala kayong double boiler at hindi rin makapag-improvise ng parang double boiler, pwede rin naman nalutuin yung espasol using pan. Kaya lang, kailangan mahinang-mahina yung apoy na gagamitin natin. So, dito sa ating top na pan, ilalagay natin yung ating coconut milk. So, this is the thick coconut milk. Yung ating thin na coconut milk. And then, imimix natin doon yung ating flour na binusa kanina o yung toasted flour natin. Kailangan yung water dun sa pan na nasa ilalim kumukulo. So, mainit na siya. Sama rin natin yung ating sugar. So, basically, imimix lang natin lahat ng mga ingredients natin. Yung ating vanilla. And last, yung ating salt. So, huwag nyo kalimutan magtira nung konti dun sa ating toasted na rice flour. Kasi gagamitin natin mamaya yun. Hahaluin lang natin mabuti hanggang matunaw yung sugar natin at saka yung salt. Hahaluin lang natin itong ating espasso mixture hanggang lumapot siya. So, kailangan constant ang stirring natin. Hindi natin titigilan yung paghalo niya. So, mabilis lang na lumapot yung ating espasso. So, dapat huwag niyong tigilan ng paghalo. So, medyo tinagilid ko para makita niyo yung loob niya. Hihiwalay na yung ating oil dun sa ating espasol. Bali, ang gamit ko kasi is canned coconut milk kaya hindi masyadong magmamantika ito. Medyo makunat yung inyong espasol. Tikman ninyo. Kapag makunat na siya, pwede niyo na siyang hanguin. Yan, makunat na yung espasol natin, pwede na natin hanguin. Patayin na natin yung apoy. Sa cookie sheet at lalagyan natin yung ilalim niya ng ating toasted na powdered malagkit.
And then dito sa ating board natin ilalagay yung ating espasol. And then i-spread lang natin yung ating espasol. So if you want, pwede rin kayo gumamit ng rolling pin dito. So flatten nyo siya. So decide na size na gusto ninyo. But I think easier kung dito natin ilalagay sa isang cookie sheet na ganito para kumbaga uniform na yung size niya. Okay. So medyo palalamigin lang muna natin to bago natin i-cut yung ating espasol. So balikan natin. Medyo malamig na yung ating espasol at ready na tayo na i-cut siya. So pwede natin siya i-cut kung ano yung gusto natin na cut na gawin sa kanya. Pwedeng squares, rectangles, o pwede rin naman na pabilog, or kung meron kayo na mga cookie cutters kagaya nito, yung may mga shapes, po pwede rin ninyong gamitin yon. So this is what I'm going to use sa pag-cut ng ating espasol. So kung ano yung gusto nyong gamitin na cutter, po pwede nyong gamitin. Bahala na kayo. So, yung natira natin na binusang powdered malagkit. So nilagay ko siya sa isang pan. Ngayon yung ating kinat na espasol, iro-roll natin doon. Yan. So, ito na yung ating espasol. Yeah. So, gagawin lang natin yan hanggang makat natin lahat ng espasol natin. And so, this is how we're serving our espasol. So, yung kinat natin na espasol kanina, ni-roll natin dun sa natira natin na binusang powdered malagkit. And then, inilagay natin sa isang platter or sa isang plato. Super simple lang gawin, di ba? So, may mga ibang variations ako na isasama dun sa ating recipe. So, tingnan nyo na lang dun sa baba ng ating video. Sana nagustuhan nyo itong ating video ngayon. Sana i-try nyo itong ating recipe. So hanggang sa sunod ulit. Maraming salamat sa panonood.